So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat, mga kamanok. Muli ako nagbabalik, PJ Vergara ng Linyada ng Mama. Upang magbahagi na naman ng dagdag kaalaman tungkol sa ating paboritong libangan. Walang iba kundi ang pagmamanok. Ngayon, ang topic natin is all about sa molting season, okay? Or tinatawag nating paglulugon po ng ating mga manok. So pag-uusapan natin yung ilang mga bagay na dapat nyong gawin, dapat nyong isipin kung ano ba talaga ang dapat nyong gawin kapag ka naglulugon ang ating mga manok. Kaya't mga kamanok, bago natin pag-usapan yung topic na yan, so hinihiling ko po mga kamanok, ito pong ating mga topic dito more on, okay, mula sa katanungan ng ating mga subscribers. Kaya mga kamanok, kung gusto nyo na isa sa mga tanong ninyo ang ma-prioritize ko at magawan ko ng vlog na kagaya nito, so sana po bigyan nyo ng pansin yung channel membership natin. Sana po mag-join po kayo sa ating channel membership. Sa baba po ng subscribe button, katabi po nyan, meron pong join button dyan mga kamanok. So i-click nyo lang po yung join at makasali kayo sa ating membership. Para po sa ganon is ma-prioritize ko po lahat ng inyong katanungan kahit na ano pa po iyan. Okay, so sa mga hindi pa natin subscribers dito, sana po mga kamanok mag-subscribe na po kayo dito sa ating channel para mas marami pang video ang pwede kong ma-share sa inyo. So mga kamanok, pag-usapan na natin yung ating topic ngayon. So ang topic natin ngayon mga kamanok is ang katanungan nating isang subscribers dito is kung paano daw po natin pabibilisin ang paglulugon ng ating mga alagang mga manok. Siyempre, kapag may tungkol sa ganong usapin, pwede nating ibigay na rin yung ibang topics, ibang mga bagay na maaaring makatulong sa inyong pagmamanok kapag ka naglulugon. Ano nga ba ang paglulugon? Okay, para sa mga baguhan natin dyan, ang paglulugon po mga kamanok, yan po yung pagpapalit ng balahibo ng ating mga alagang mga manok. Okay? So, dalawa pong beses nangyayari yan or else dalawa pong uri yan. Okay, una, nangyayari po yan sa ating mga baby stags, baby pullets, okay, from 4 months old. May tinatawag po tayong partial molting. Yung po yung paisa-isa pong bumabagsak or nahuhulog yung mga bagwis, yung mga balahibo ng ating mga baby stags. Pero hindi naman po yan totally lahat nalulugon. Okay, yung po yung unang part, okay, sa buhay ng isang manok, yun po yung partial molting. So makikita nyo, malalaglag ang isa pero hindi naman po sasabay yung lahat. Yung pangalawa mga kamanok, yung talagang full molting. Ibig sabihin, ang unang paglulugon niya, yung talagang lahat, yung full, talagang mapapalitan lahat is from 18 months old po ng ating mga manok. Okay? So pagdating po nila ng 18 months, talagang automatic, manlalaglag po yung balahibo, mapapalitan po yon. Okay? So ano ba yung mga bagay na dapat natin ibigay sa kanila, pagkain or bitamina once na naglulugon sila? Mga kamanok, take note of this. Kapag ka naglulugon, ibig sabihin, nag-i-start pa lamang pong bumagsak, nag-i-start pa lamang pong mahulog yung mga balahibo, huwag po natin silang bibigyan ng high in protein foods, especially yung mga protein expander foods. Bakit po mga kamanok? Wala pong paraan o ibig sabihin, wala pong dahilan para bigyan sila. Hindi rin po yun makakatulong sa kanilang pagmumolting. Okay, baka nga mas lalo pong tumagal yung molting eh, pagka ganyan. Kapag po nag-i-start ng mahulog yung mga balahibo, hayaan nyo lamang po. Hayaan nyo lamang, mas maganda nga, corn or mais yung ibigay ninyo sa kanila para ma-dry up yung kanilang katawan at mabilis po yung pagmumolting. Or else, pwede rin yung gawin to. Kapag gusto nyo pabilisin yung pagmumolt o yung paglulugon, pwede nyo pong paliguan yung ating mga manok ng tubig na may asin. Okay? Mapapabilis po nyan yung paglulugon. Or else, wag nyo pong sasabunin or sasyampuhin ng mga pampakintab kasi po lalo pong magtatagal yun. Ano? Hayaan nyo lang sila dyan. Hayaan nyo lang kusa naman po yung mahuhulog yung mga balahibong yon. Okay? Sa init ng araw, sa init ng panahon, kusa pong madadry up yung kanilang balahibo at automatically, naturally, sila po ay maglulugon. Okay? Or else, pag naman nangyari na nag-i-start naman po silang yung bumalik, yung magandang balahibo, tumutubo, ang dapat po natin ibigay na pagkain dyan is high in protein foods naman po. Maganda magbigay tayo ng cod liver oil, mga kamanok. Makakatulong yun upang mapabilis, mapaganda yung tubo ng balahibo, makintab, at talaga malulusog yung balahibo. And else, take note of this, huwag niyo pong hahawakan yung mga manok na naglulugon kasi stressful moments po nila yon.
kung maaari, kung magbibigay kayo ng mga electrolytes, okay? Kung mag-i-inject kayo ng mga supplements and vitamins para sa kanilang balahibo, maganda siguro sa tubig nyo na lang ihalo, ipainom nyo na lamang. Kasi nga po, stressful moments, huwag nyo na pong hahawakan yung ating mga manok na naglulugod. Okay, so it takes time, 2 months para manumbalik yung ganda ng balahibo after nilang maglugod. Okay, so para po sa katanungan kung ilang beses daw, ilang buwan daw po bago bumalik yung ganda ng balahibo. From 2 months, babalik na po yung ganda ng balahibo nila. Okay, kapag nagkasabay-sabay pong mahulog yung kanilang balahibo. Okay, so kapag nakita nyo na hulog yung balahibo, huwag po kayong mataranta, huwag po kayong magpanik, so normal lamang po yun. Or else, kapag nakita nyo na nahulog yung balahibo, okay, stop na po natin ang paggagayak sa kanila. Okay, medyo stressful na po yun. Maaari pong maka-apekto sa kanila yun, maaari pong sila is may stress, medyo makaramdam ng lungkot kapag ganun. So it's better na tigil muna natin yung paggagayak sa kanila. Okay? So sana mga kamanok, nakatulong yung simpleng video ito and tips para sa inyo kung kayo man is may manok dyan na naglulugon, okay, na nahuhulog yung mga balahibo. Okay? So mga kamanok, sa mga naghahanap dyan ng mura at maayos na vitamina sa kanilang paggagayak, so subukan nyo po sana yung aming Herb Ox, mga kamanok. Hindi ko lang nadala ngayon yung aking Herb Ox. So, pwede nyo po akong i-PM sa linyada ng mamay, okay, para mapagdalahan ko kayo, mapag-usapan natin kung ilan pa talaga yung kukuhanin ninyo na Herb Ox. And yung Herbotics, mga kamanok, pagdating sa ating mga sisiyo, nakakatulong din yun upang mabilis ang paglaki, malusog, hindi kagandapuan ng sakit, okay? So, ayun mga kamanok, i-PM nyo lang ako sa linyada ng mamay. So, hanggang sa muli mga kamanok, paalam!